Panginoon, sambahin, luwalatiin, pasalamatan at higit sa lahat ay laging pupurihin ang iyong pangalan. Thank you, Jesus. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Diyos naming Ama na pinagmumula ng buhay at siyang lubusang nag-iingat, nangangalaga at patuloy na pumapatnubay sa buhay naming hiram, papuri ng lahat ng inyong nilalang, sa iyo po ay aming iniaalay. Tunay na kay ganda ng buhay, at hindi dapat sayangin at sirain. At ikaw po, aming Ama, na siyang aming pinaliligan, na nagbibigay ng pagpapahalaga sa buhay naming taglay, ang siya ngayong aming binibigyan daan
na sa aming pagsasama-sama ay aming pakinggan ang salita mong banal na taglay ang kapangyarihang makapagpababuti ng aming buhay. Pagpalain mo po ang gabing ito at iyong ibuhos ang iyong pagpapala at himala at gamitin ang aming mahal na punong lingkod, Brother Mike Zivilarde, na siyang magiging daluyan ng iyong biyaya at himala. Pagpalain mo rin ang kanyang anak na si Brother Rene Vilarde na siyang mangunguna sa healing message na ito. Kaya ngayong gabi, inaangkin po namin na kaming lahat ay answered prayer na. Ito, Panginoon, ang aming samudalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark chapter 10, verses 17 to 31.
As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not give false testimony. Do not defraud. Honor your father and mother." "Teacher," he declared, "all these I have kept since I was a boy." Jesus looked at him and said, and loved him. "One thing you lack," he said. "Go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. But Jesus said again, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." The disciples were even more amazed and said to each other, "Who then can be saved?" Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God." Peter said to him, "We have left everything to follow you." "I tell you the truth," Jesus replied, "no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, and with them persecution, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first." Glory to God. Glory to Christ Jesus. Nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos."
nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit, may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, maraming nauuna na magiging huli. At maraming nahuhuli na magiging una." Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory. Thank you.
natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Mark chapter 10, verses 17 to 19, as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good except God alone. You know the commandments. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not defraud. Honor your father and mother." Nang paalis na si Jesus, ay may lalaking patakbong lumapit at lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Sabi ni Juan sa kanyang manong, "Manong, kunin ko daw po yung kaning baboy," sabi ni Lolo. Sabi ni Manong, "Oh Juan, ikaw pala yan. Binata ka na nga. Nag-aaral ka ba?" Sabi ni Juan, "Opo, college na po ako." Tanong ni Manong, "Anong kinukuha mo?" Sagot ni Juan, "Kaning baboy po." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At pakinggan natin ang ating punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Sa kamay nyo, sigaw nyo, buhay! Buhay! Find your partner.
Back to your partner. Ang anong sasabihin mo sa partner mo, buhay mo, buhay ko. 1+1. Ano ang buhay mo, buhay ko? Pangalawa, buhay ni Kristo. 1+1. 3+3. Okay. Naniniwala ba kayo dyan? Na ang buhay ko, buhay mo, ay buhay ni Kristo. Sino naniniwala? Taas ang kamay. Okay. Kung naniniwala kayo, anong bibilin mo sa uli? Ha? Kaya piliin mo buhay. Eh, number 87 sa balota. Ulitin nyo nga. 1+1. 7, 3+3. Seven plus seven. 'Yan niyo muli buhay. Okay, taas ang ating mga buhay panyulito, prayer request. Lahat ng inyong dala-dalahan, wallet, passport, handbags, gusto niyo punuin ng buhay 'yan.
Sinong gustong yumaman? Okay, sabihin niyo, Panginoon, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kasiyasya, buhay na sagana sa lahat ng bagay, buhay na alay sa iyo at sa aking kapwa. Sa ngalan mo, Hesus, ako'y naniniwalang tutugunin mo ang aking katanungan ngayon din. Ngayon din. Lakasan nyo. Okay. Baba ang iyong mahawak kamay. At taas natin sa taas ang ating dalawang kamay na nagpupuri sa Panginoon. Okay. Sa bilang kong tatlo, ito ang sasabihin nyo. Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya ang buhay ko? Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay, makakaupo na kayo. At tayo po ay magninilay. Nakinig ba kayo kanina sa homilya ng ating obispo? So, nasa ating kamay ang kapangyarihan para umigi ang ating buhay sa kinabukasan. Sa ating mga taong pipiliin sa eleksyon na darating. Nasabi ko na sa inyo, the church and the government are the same. We are the church, we are the government. Sa kapatagan ating gobyerno, government of the people, for the people, and by the people. In other words, walang sino mang may kapangyarihan maliban bigyan natin sila ng kapangyarihan. Nasa ating kamay ang buhay ng ating bayan. Nasa ating kamay din ang buhay ng ating iglesia. Amen ba? Kaya yung mga kaparian at mga obispo na nakikita nila ang kilos ng kamay ng Panginoon sa gawain ito ay kasama na natin. Amen ba? Okay. Isang mayaman. Isang araw, nag-ani siya ng marami. Wala siyang paglagyan ng kanyang ani. Kaya anong sabi niya? Ang gagawin ko ay gigibain ko ang aking mga lumang bangan at pagagawa ko ng malaking bodega ngayon. At doon ko iimbakin ang aking kayamanan. Wala na akong gagawin kundi magsaya, maglasing, at magpasarap sa buhay. Ano ang narinig niyang tinig? May tinig siyang narinig. Ang sabi niya, ang sabi ng tinig, hangal. Hangal. Ngayong gabi, babawian kita ng buhay. Sino ang makikinabang ng mga iniimbak mo sa bangan? So natakot siya. Kaya kinabukasan, patakbo siyang lumapit kay Kristo. Ang sabi niya, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa tingin niyo, alam niya yung buhay na walang hanggan na hinahanap niya? Hindi. Sapagkat ang hinahanap niya buhay na walang hanggan dito sa lupa para yung kanyang kayamanan ay hindi niya maiwan. Naniwala ba kayo doon? At ang sabi niya, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ulitin niyo nga. Lakasan niyo.
Kapag tayo ay nagkakaproblema, unang gagawin natin ay mananalangin. Tatanungin natin ang Panginoon, mabuting Panginoon, ano po ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko ngayon para umigi ang aking buhay. Tatandaan nyo, buhay mo at buhay ko mahalaga sa Diyos. Mahalaga sa Diyos sapagkat ang buhay natin ay galing sa Diyos. Amen ba? Anong sagot ng Panginoong Jesucristo sa mayaman na binata? Binata pa yun kasi ayaw mag-asawa. Kasi ayaw niyang makahati, may kahati sa kanyang kayamanan. Nakikinig ba kayo? Ngayon, ang sagot ng Panginoong Jesucristo, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Sang-ayon kayo doon? Walang mabuti kundi ang Diyos. Amen ba? Kaya lang, walang makapapasok sa kaharian ng Diyos na hindi mabuti. Walang masama na makapasok sa paghahari ng Diyos o sa kaharian ng langit na hindi mabuti. Paano tayo ngayon? Ano ang dapat nating gawin para tayo ay maging mabuting tao tulad ng Diyos? Tatandaan nyo sa aklat ng paglikha, naging tulad tayo ng Panginoon sa kaalaman ng mabuti at ng masama. Nang magkasala na ang tao, ang sinabi ng Diyos, ngayon tulad na natin sila. Alam na nila ang mabuti at ang masama. Ang pagkakaiba lang natin sa Diyos, alam natin ang masama at mga mabuti, subalit hindi natin ginagawa yung mabuti. Amen ba? Ang ginagawa natin ay yung masama. Hindi tayo nag-iisa dyan. Dinaanan po ni San Pablo Apostol yan. Sa kanyang struggle, sabi niya, ano ang gagawin ko? Ang ibig kong, ang tama kong dapat gawin ay mabuti. Subalit ang ginagawa ko ay masama. Sino ang makatutulong sa akin dito? Sila na yung mga sagot sa pamagitan, salamat sa Diyos, sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen ba? Kaya tayo ay nagiging mabuti sa paningin ng Diyos, hindi sa ating kabutihang ginagawa. Tatandaan nyo yan. Kundi sa kabutihang ginawa ni Kristo Jesus para sa ating lahat. Amen ba? Kaya ang mahalaga ay makipag-isa tayo kay Kristo. So tatlong bagay lang ang patatandaan ko sa inyo. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at buhay na ganap at kasiyasya, ang unang gagawin nyo ay ano? Ano ang unang utos? Ano ang unang utos? Sa sampung utos, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa binatang mayaman, bakit ka nagtatanong anong dapat mong gawin? Alam mo ang kautusan, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Ano ang ibig sabihin noon? Ano ang ibig sabihin noon? Para hindi ka makapatay, ano gagawin mo? Piliin mo buhay. Amen ba? Iyan ang unang utos na susulat po niya sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatan 30, talatang 19 hanggang 20. Ang sabi ng Diyos, saksi ko ang langit at ang lupa na sa harapan mo ay buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa o kahirapan. Tapos sinabi niya, kaya't piliin mo buhay. Piliin mo buhay. Huwag mo nang sasamahan ng iba. Sapagkat ang buhay na bigay sa atin ng Panginoon mula sa sinapupunan hanggang sa libingan. Amen ba? Kaya, ibig sabihin,
ang buhay parteles mula sa sanggol hanggang sa senior citizen. Kasama na yon. Huwag mong pagsasamahin yung senior citizen at saka buhay. Bawawala ng kwenta ang boto mo. Isa lang. Isang party list lang ang inyong iboboto. Anong iboboto nyo? Ang sabi sa mga lumalabas na survey, wala ang buhay. Lahat na nabanggit na nila lahat na party list, pero kasama ang buhay. Naniniwala ba kayo doon? Magugulat sila sapagkat paglabag tapos ng eleksyon, nangunguna ang buhay. Amen ba? Kung kayo ay, tayo ay magkakaisa. Nagkaisa ng layunin, nagkakaisa ng isipan, nagkaisa ng damdamin. Huwag tayong magbawatakotak. Ang sabi ng obispo, huwag niyong ipagbibili ang inyong mana. Huwag na huwag niya kayong tatanggap ng pera sa mga kandidatong nang mimili ng boto. Huwag niyo silang iboboto. Huwag niyo ring tatanggapin ang pera. Sapagkat pag tumanggap kayo, kailangan niyo iboto sila. Kaya lang ang problema niyan, may problema kayo sa itaas. Amen ba? Yung hindi ko nakikita, nakikita ng ating Diyos. Walang nalilihim sa Kanya. Amen ba? Ngayon, may humarap sa ating mga kandidato para senador. Mahalaga po ang Senado sa ating gobyerno. Mahalaga po ang lahat na parte ng gobyerno. The executive, the legislative, Congress, the lower house, and the upper house, which is the Senate. No? Kaya iingat po tayo sa pamimili. Kailangan natin mga taong may paninindigan sa batas. Marunong sumunod sa batas. Marunong magpairal ng batas. Pantay-pantay ang pagpapairal ng batas. Iyon may mangyayari lamang kung ang mga taong may takot sa Diyos ay pipiliin yung tama. Amen ba? Sa Senado, 12 lang po ang Senado. Senador, huwag kayong buboto ng 13 o 14 sapagkat madidisqualify po yung boto nyo, hindi bibilangin ng makina. Magiging hokus-pokus yan. Naiintindihan nyo ba? Sa party list din, isa lang ang ibuboto nyo. Ano yon? Kayo lang ba ang pupunta sa presinto? Sasama nyo yung inyong makaaway, kapitbahay, at turuan nyo silang bumoto rin ng tama. Amen ba? Sa mga taga-El Shaddai at nakikinig ng mabuting balita sa El Shaddai, sa himpila ng walang hangal, walang tanga, sapagkat walang hospital ang tanga at hangal. Amen ba? Sa mga taga-El Shaddai, anong sinasagaw natin? Matalino, mayap matuwid, marangal, ha? Wakas ang pag-ibig. Maginhawa at matagumpay. Kaya naniniwala ba kayo dyan? Ito ang aking panalangin ngayon at tuwing umaga. Lahat na boboto sa buhay, pipili ng buhay, iigi ang buhay. Bakit? Pangako ng Diyos yan. Hindi ko pangako yan. Inuulit ko sa inyo ang pangako ng Diyos. Ngayon, ano ang dapat nating gawin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kasiyasya, at mahabang buhay? Ang mahabang buhay ay gantimpala ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya mga utos. Kaya ang unang utos ng Diyos ay ano?
piliin mo buhay. Huwag kang magpapakamatay. Huwag kang papatay. Tatandaan nyo, yung kamatayan na tinutukoy ay hindi lamang physical. Sabi sa Biblia, buhay at kamatayan nasa dila ng tao na kasalalay. Kapag may siniraan ka, parang pinatay mo na ang taong yon. Amen ba? Kapag may sinumpa ka, parang pinatay mo na rin ang taong yon. Natatandaan nyo, ang taong may pananalig kay Kristo, may taglay na kapangyarihan tulad ni Kristo. Ano ang kapangyarihan yon? Kapangyarihan magpala, kapangyarihan sumumpa. Natatandaan nyo, isang puno ng igos na walang bunga. Nilapitan ng Panginoong Jesucristo isang araw, nagutom ang Panginoon bilang tao. Wala siyang nakita ang bunga. Anong sinabi niya? Patay kang bata ka. Wala ngayon, wala nang makikinabang sa bunga mo. Agad-agad namutay po yung puno ng igos. Ang sabi ni Pedro, tingnan niyo po Panginoon, yung puno ng igos na sariwang-sariwa na winikaan mo, namatay agad, natuyo ang dahon. Ang sabi ng Panginoon, manalig ka sa Diyos. Ano mang sabihin mo, pag hindi ka nag-alinlangan, mangyayari, sabi ko. Mangyayari sa sinabi mo, sa pinagsabihan mo. Kaya iingat po tayo sa ating sasabihin. Tatandaan nyo, may tinatawag na echo. Bumabalik. Ang tawag ng iba dyan, karma. Pero ang totoo niyan, kung ano ang yung tinanim, siyang inyong aanihin. Amen ba? Kung ano yung tinuro mo sa tao, babalik sa iyo yan. Narinig niyo yung natatandaan yung kwento ko sa isang bata, pinagalitan ng nanay niya. Ang sabi sa nanay niya, I hate you. Ma'am, I hate you. Bilang mo yung bata. Pinagsabihin yung nanay niya, I hate you. Pagkatapos tumagpok doon sa bundok, patuloy na sumisigaw doon sa bundok, I hate you. Naririnig niya, bumabalik sa kanya, mula sa kabilang bundok, may nagsasabi sa niya, I hate you. So, tumakbo yung bata, pauwi sa nanay niya, Ma'am, somebody in the mountain hates me. Sabi niya ng nanay, oh sige, samahan kita. Paano mo narinig yan? Sumigaw yung bata, I hate you. So narinig nila ng nanay at saka ng bata yung echo ng voice niya galing sa kabilang bundok. Ma'am, did you hear that? Ang sabi ng ma'am niya, ulitin mo nga, I hate you. Balik tarin mo niya, sabihin mo, I love you. Sumigaw ka, I love you. Isigaw niyo. Ano ang bumalik? So, kung anong ibig mong gawin sa iyo ng ibang tao, iyon ang gawin mo. Amen ba? So, there are three simple things we have to do in order to inherit eternal life and to prolong our life in this present life and to inherit the riches of the kingdom that has been prepared for us. Tatandaan nyo, alam ng Diyos kung nasa saan tayo ngayon. Alam ng Diyos kung sino ang nakikinig at hindi nakikinig sa akin ngayon. Alam ng Diyos, alang tatanong, anong oras kayo matatapos ito? Alam ng Diyos yung uwing-uwi na. Alam ng Diyos yung ihing-ihi na. Narinig niyo ba yun? Alam ng Diyos yung iniisip natin. Alam ng Diyos yung kailangan nyo. Alam ng ating Panginoon Diyos yung hinahangad natin sa buhay. Kapag iyan ay mabuti, darating sa buhay mo. Amen ba? So, the first step is to choose life.
Piliin mo buhay. Maraming nagpapakamatay ngayon dahil sa depression. Wala yung nanay, wala yung tatay, walang kaibigan, nakikinig na lang, nanonood na lang yun sa kanyang Facebook. Ang lahat naman na nasa Facebook, kadalasan ay hindi maganda sa buhay natin. Hindi ko sinasabing hindi maganda ang Facebook na yan. Iyan po ay ginawa ng isang marunong, binigyan ng donong ng Panginoon sa ating ikabubuti. Kaya lang, lahat na ang ating ikabubuti ay ginagamit din ng kaaway. Tatandaan niyo ang sinabi ng Panginoong Kristo, ako'y naparito upang magbigay buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Subalit, mayroon magnanakaw ng buhay. Mayroon maninira ng buhay. Mayroon pumapatay ng buhay. Mayroon nagwawasak ng buhay. So, nasa ating desisyon o pamimili kung ano ang pipiliin natin. Anong tinig ang ating pakikinggan? Yung tinig na nagbibigay buhay, yung tinig na nagpapalakas ng ating loob, yung tinig na nagbibigay ng kapayapaan sa ating isipan, o yung tinig na nagbibigay sa atin ng kaguluhan sa buhay. Saan kayo? Yung tinig na nagbibigay buhay at kapayapaan sa buhay. Amen ba? Now, the second step is tinuro ng Panginoon. Sabi niya, alam mo ang kautusan. Huwag kang papatay, etc., etc. Ang mayroong aral ngayon lumalabas na wala na yung kautusan. Nasa biyaya na tayo ng Diyos. Pero tatandaan niyo, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi ayon kay Matthew, Kabanatang 5, hindi ako naparito parang pawalang bisa ang kautusan. Naparito ako upang ipahayag ang kautusan, ituro ang kautusan, at tuparin ang kautusan. Amen ba? So, hindi tayo naliligtas dahil sa kautusan. Pero kasama yon sa kaligtasan natin. Sundin mo para masunod ang kautusan, ang unang utos, huwag kang papatay. Ang ibig sabihin niyo, piliin mo buhay. Piliin mo buhay. So, once we choose life, we are on the right track. Nasa matuwid na landas na tayo. Decision yan, decision making yan. Kaya ngayong gabi, tatanungin kayo, anong decision niyo? Anong pipiliin niyo? Buhay. Okay. Pag pinili ang buhay, may pangalawa kayong gagawin. Ang sabay ng Panginoon, ang sabi ng binatang mayaman, mulang pagkabata, wala akong ginawang labagyaan. At alam naman Panginoon, magilaw siyang tinitigan ng Panginoong Jesucristo at sinabi niya, nakakatuwa ka naman, pero kulang ka pa ng isang bagay. Anong kulang ng binatang mayaman? Ha? Kuripot. Kuripot. Ayaw mamahagi ng kanyang kayamanan. Sinusulo niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, umuwi ka muna, ipagbili mo ang ererian, at ipamagay sa mga taga-El Shaddai ang pinagbilhan. Amen ba? Ibig sabihin noon, mamahagi ka. Huwag mong susuluhin yan para lalo kong yumaman. At tatanda mo ito, ang sinabi ng Panginoon, para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen ba? Ang pag-iimbak ng tunay na yaman ay dito sa lupa. Yung hindi yung yaman ng material dito, kundi sa pamagitan ng kayamanan binibigay sa atin, marami ang taong nakakakilala sa Diyos dahil sa ating tulong. At sabi ng Panginoon, mag-iimba ka ng kayamanan sa langit.
Pagkatapos niyan, bumalik ka at sumunod sa akin. So, tatlong hakbang, pamimili, choosing what is right. And the right thing to do is choose life. Huwag kang magpapakamatay. Iniwan ka lang ng mister mo, magpapakamatay ka na. Iniwan mo lang ng girlfriend mo, magpapakamatay ka na. Bakit? Sino ba sila? Ha? May lumapit sa akin, ha? Iniwan lang asawa. Ang mukha, talagang mukhasim na. Ang sabi ko sa kanya, maghilamos ka, magayos ka, uminom ka ng at maligo ka ng agua belina para gumanda ka. Bakit po? Pagbalik ng asawa mo, hindi tutuloy yun. Bakit? Pangit ka na eh. Pagandahin mo ang buhay mo. Huwag kang paapikto sa ginagawa ng ibang tao. Tinya si Brother Mike. Lakasan nyo. Bakit? Kahit anong sabihin nila, wala akong pakialam. Ang sagot ko lang sa kanila, bulag lang kayo. Amen ba? Kahit sabihin nilang ako'y magnanakaw, hindi ako nagnanakaw. Amen ba? Ang mainam ay kailangan ang konsensya natin ay malinis. Malinis. Kaya pagdating sa presinto, Lord, ano po ang party list na ibubuto ko? Ha? Ang sabi ng Diyos, natandaan nyo, piliin mo buhay. Marinaw ba yon? So, mahalaga po yung instruction. Pakikinggan nyo po ng mabuti. Sa Senado, 12 lang. Pag 13 binoto nyo, o 14, disqualified na yan. Sayang ng boto natin. Pagdating sa party list, isa rin lang. Ano yon? O kung ayaw nyo matagalan sa presinto, punta ka agad sa page ng mga party list. Hanapin yung 87 mula doon sa ilalim, pataas. Pagkatapos, yun ang itiman nyo. Tapos umuwi na kayo. Pero kung may gusto kayong hiboto, ito naman tungkol sa mayor, governor, at iba congressman, ito ang billing ko. Yung may dala ng buhay party list, yun ang boto nyo. Amen ba? Kasi yung iba dyan, kandidato, nagdadala ng 3-2 party list. Ang hindi nila alam, mawawalan sila lalo sapagkat magsisulusan yung mga party list na yun. Ah, dala mo pala si ganon, hindi kami bumuto sa'yo. Amen ba? Mamili ka lang, isa lang. Isa lang. Huwag kang sasakay sa 2 bangka. May kasabihan, di ba? Sumasakay sa 2 bangka. Ano nangyayari doon? Nalulubog. Sa paghiwalay ng bangka, mahuhulog siya. Kung hindi siya mahulog, masasakang siya. Kaya maraming sakang. Nandiyan pa ba kayo? Okay. Pangalawa, so ang sabi ng Panginoon, mamahagi ka ng kayamanan mo. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Yung iniimbak natin kayamanan sa langit, automatic po yon, parang ATM yun na hindi nawawalan. Sapagkat yun ang iniimbak natin sa Panginoon. Ang nag-iingat ay ang Panginoong Diyos. Pag nagtubo tayo, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. So pangatlo ay, anong sinabi niya? Pagkatapos, huwag ka na mag-alala. Buhay na walang gam, bibigyan kita, sumunod ka sa akin. Anong ibig sabihin mo, sunod ng sumunod sa kanya? Ibig sabihin, pakinggan mo ang aral na galing sa bibig niyang Diyos.
Iyon ang gawin mo. Sapagkat kung susunod ka ng susunod, depende sa sinusundan mo yon. Baka sunod ka ng sunod, papunta pala yun sa hukay. Tatandaan nyo, sabi sa Biblia, malawak ang daan papunta sa kapahamakan. Makipot ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya kung ako kayo, magpapapayat na ako. Makipot ang dadaanan natin. Hindi pwede doon yung overweight. Hindi pwede doon yung malaki ang balakang. Ibig sabihin, pag malaki ang balakang, maraming pirang nakatago. Ayaw mamahagi. Tatandaan nyo, ang bukas palad, lalong pinagpapala ng Diyos. Amen ba? So para tayo makasunod sa Panginoong Jesucristo, pakinggan natin ng mabuti ang mabuting balitang hatid sa atin ng Panginoon. Iyan ang ating pakinggan. Iyan ang ating sundin. Tiyak, pagpapalain tayo ng Diyos araw-araw. Amen ba? O, taas ang kamay. Tatanong kayo. Naunawaan niyo ba ang mensahe? Anong gusto niyo? Hindi, taka muna. Maghirap o yumaman? Sino gustong yumaman? Hindi masama ang yaman, pagyaman ha. Ibig ng Diyos, yumaman tayong lahat. Kayamanan na hindi natin iimbakin, kundi pagyayamanin natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating pagbabahagi ng mabuting balita sa lahat ng tao. Amen ba? Okay. Tapos na ako. Ang tanong ko sa inyo. Gusto nyo ang sikreto ng buhay? Yung buhay na ganap at kasiyasya? Sa Sabado. Sabado. Inalis mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahal na dapat sasabihin ang punong lingkod natin. Sa mga aral ni Shaddai, higing hawa ang ating buhay, pagbubuti, pagtulay. Tayong sabay-sabay, kaya't halina, sama-sama, kaya Shaddai ay sumama. At ito'y ating papangako, pabalik tayo. May kailan, may Martes at Sabado, kung nais mo, pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. Mahal na dapat sasabihin ang punong lipon natin. Sa mga aral ni El Shaddai, higinawa ang ating buhay at bubuti ang tunay. Uuwi tayong sabay-sabay, kaya't halina sama-sama kay El Shaddai. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Ikmates at Sabado, kaya't halina sama-sama kay El Shaddai ay sumama. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Ikmates at Sabado, Babalik tayo. Tuwing Martes at Sabado, babalik tayo. Tuwing Martes at Sabado. Purihin natin ang Panginoon. Tasang kamay niyo.
So, huling Sabado na yan bago mag-eleksyon. Kaya kailangan kaunting sipag tayo, ha? Para yung mga serving lumalabas, makita nila may taong bayan ang Diyos. Amen ba? Okay. Tas ang kamay nyo, ito'y manang hindi pinaghirapan. Ha? Kaya manang hindi magpapahamak sa atin, kundi magpapatatag ng ating buhay. Diyan kayo tumingin sa screen, sapagkat hindi na kuikot dito lang ko sa camera magtatapon. Para yung mga nanonood sa atin doon sa Facebook, sa Tubio, makita nila yung kamay ko na tumatapon. Ito ang isisigaw nyo. Kaya manang hinihintay ko, dumating na. Ito yung kayamanang hindi nagpapahamak, ha? Kayamanang maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Anong sisigaw nyo? Ulitin nyo. God bless you.